ready. GMA Road Watch, serbisyong totoo ng GMA News. Silipin natin ang lagay ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Narito po ang live na kuha ng MMDA traffic camera. Tingnan po natin ang sitwasyon sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Yung both, nasa right side po ng inyong TV screens, yan po yung papunta ng Pasig at Taguig. Yung nasa kaliwang bahagi naman na lane, yan po yung papunta ng Candansora. At nakikita nyo po mga kapuso, maganda po ang daloy ng mga sasakyan dyan. Wala pong traffic. Kanina pong umaga, grabe ang traffic dyan sa Katipunan Avenue. Yung northbound dito, yung papunta ng UP Diliman. Pero ngayon po, nakikita ninyo, wala nang kaproblema-problema ang daloy ng mga sasakyan dyan. Samantala, katuwang ang Waze, kumustahin natin ang daloy ng mga sasakyan sa Ortigas Avenue sa Pasig. Ayan po, nakikita ninyo mga kapuso. Ito po nga, nakikita ninyong lane na ito na maroon ang color at nagiging red. Yan po ay EDSA southbound. Sa ngayon po, mga kapuso, mabigat po ang daloy ng trapiko na nararanasan bandang Ortigas po, Mandaluyong at saka Ortigas po. Kung kayo po'y dadaan ng EDSA, tinatayang nasa 6 to 8 kilometers per hour lamang po ang takbo ng mga sasakyan dyan sa EDSA. Tingnan naman natin hanggang Shaw Boulevard po yan, mga kapuso. Oh. Traffic din po sa Shaw Boulevard. Kapag tinubok nyo po EDSA at yung intersection po ng Shaw at saka ng EDSA, traffic po. Isa sa mga naitala ng ating Wazers dyan ay ang road construction na ginagawa dyan po mismo sa panulukan ng EDSA at ng Shaw Boulevard. Tingnan natin kung hanggang saan itong traffic sa Shaw Boulevard. Ayan po, nanggagaling pa po siya bandang Nueva de Pebrero po dito. All the way na po yan hanggang you hit EDSA. Traffic po, mabigat ang daloy ng trapiko sa Shaw Boulevard. Nasa 11 kilometers per hour po ang average speed ng mga Wazers kung kayo po ay dadaan dyan sa Shaw Boulevard. Yan ang latest mula sa GMA Road Watch. Magplano para sigurado. I am ready, servisyong totoo ng GMA News.